ang dating hepe ng PNP noong kasagsagan ng war on drugs ng nakaraang Administrasyong Duterte, pabor daw na i-decriminalize o huwag nang ituring na krimen ang paggamit ng illegal na droga. Sa panayam ng unang balita, sinabi ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairperson Bato de la Rosa na gumawa siya ng panukala kaugnay nito. Panahon na raw kasi para tingnan bilang problema sa kalusugan ang paggamit ng droga imbes na law enforcement problem. At imbes na sa kulungan, dapat sa rehabilitation center dalhin ang mga nalululong dito. Kailangan na rin daw i-decongest o paluwagin ang mga kulungan. Paglilinaw naman ni De La Rosa, mga drug user lang ang sakop ng kanyang panukala at hindi yung mga nagbebenta o nagmamanufacture ng droga. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong Martes, sinabi rin ni Senator Robin Padilla na suportado niya ang panukala. Do you think we can afford ourselves an experiment? Gagawa tayo ng batas, so eksperimentuhan natin kung dadami ba yung or mas gaganda ang takbo ng Pilipinas kapag decriminalize natin ang drug using. Kailangan natin pakinggan din yung medical point of view. Kasi nagawa na natin yung law enforcement point of view. Wala naman masama sa atin. Pag di epektibo, di next year palitan natin. Tanggalin natin yung batas. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.